Meron pa naman from Lou De Vera. Hi, Alden. My love to you and your mag-ina from Hollywood. Wow. Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Welcome back, mga ka-Aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakasariwang update, mga ka-Aldab. Well, gaya nga po ng in-update ko, mga ka-Aldab, bago natin pag-usapan yung video na yan, pag-usapan po muna natin ang pag-tape o yung tape po ng 8 Bulaga. Marami po ngayong kumakampi sa atin, mga ka-Aldab, na kahit na po maraming bumabatikos, maraming pong nagpapatunay. Di po ba? At eto na nga po, kumakalat na nga po sa social media na tape na nga po talaga sila. Kapag ka dumarating po talaga kasi ang December o ang araw ng Pasko at bagong taon, tape po talaga yung 8 Bulaga. Ultimo mga staff at crew na nga po at gwardya ang nagsasabi, mga ka-Aldab, na tape ang 8 Bulaga. Ngayon, paano nyo ipapaliwanag kung yung mga tao na po mismo ang nasa set ang nagsasalita? Di po ba? Real talk, mga ka-Aldab. Pero syempre, hindi naman po nila ipopose yan. Pero pwede mong tanungin, di po ba? Sa tingin mo, yung sasagot pa, magsisinungaling pa po ba, mga ka-Aldab? Di po ba? Na simpleng tanong, live pa po ba yung 8 Bulaga? Anong sabi po ng mga staff at crew? Hindi na, tape na yan. Hanggang New Year. Tapos sa kanyo sa akin ipapaliwanag na live siya. Di po ba? Common sense na lang po, mga ka-Aldab. Dahil sa mga ganyang bagay, simpleng tanong lang naman at simpleng sasagot lang po nila. Gayon, mga ka-Aldab, paano po masasabing fake news po tayo kung lumalabas na nga po yung katotohanan at mismong sila na nga po yung gumagawa? Kaya minsan, mga ka-Aldab, mapapaisip ka. May mga bagay-bagay po kasi, mga ka-Aldab, na pagdating po sa social media, maraming bulag, maraming bingi, maraming tao hindi po tanggap ang katotohanan. Pero gaya po ng sinasabi natin at laging ina-update, mga ka-Aldab, na pagdating po rito sa channel ni Mr. Destiny, talagang napakarami po na makikita ninyo na talagang nakakatuwa po. Lalong-lalo na po kila Mengay at kay Tisoy, mga ka-Aldab. Well, pag-usapan na po natin itong video na ipinost ko. Doon napakaraming komento, mga ka-Aldab. Doon maraming mga tao ang nagpapatunay kasi ultimo kasamahan po ito ni main po ni Alden Richard sa All Out Sunday. Uulitin ko, mga ka-Aldab, sinabi ko na po ito sa aking unang YouTube channel, sa Alden Loves Main, na kumbaga ang isang komento, tinitignan po nila yan kung legit o hindi. Di po ba? Kung walang profile, hindi po sila tinatanggap niyan. Halimbawa, may mag-comment po, nakita nilang troll lang yon, hindi po nila yon bibigyan pansin. Di po ba? Hindi po lahat ng nagko-komento pinapaboran. Pinipili din po yan. Katulad ko, mga ka-Aldab, kapag ka nag-comment ka at tinignan yung profile mo, unang-una, hindi nila yan kumbaga hindi nila yan babasahin. I-scroll lang nila yan, hahayaan. Pero bakit po? Yun pa ang binasa. Yun pa yung ipinablish nila ng live, mga ka-Aldab. Doon pa lang may mali na eh. Di po ba? Bakit po nila sisiraan? Kasi malaking, eto mga ka-Aldab, yung pagkakaroon ng anak ng isang artista at inilihim, malaking iskandalo po yun. Di po ba? Kaya nga po yung iba inililihim yan eh. Dahil, kumbaga ayaw nilang maipublish dahil nga po
sa reputasyon nila mga kalda bilang pong artista. Pero gaya nga po na sinasabi natin, live pa po ito na sinabi, ha, sa All Out Sunday, na talagang literal na binanggit si Baby Teo at si Maine Mendoza. At isa pa po mga kalda, kay Alden Richards with family. Well, common sense na lang po ah, sa mga taong hindi po nakakagets ng ina-update natin. Sa mga tao pong bingina at bulag sa katotohanan na kahit napakarami na pong ebidensya at resibo na magpapatunay, eh hindi po talaga sila umaayon. Bagkus, eh mas gusto po nila yung mga edited video, edited picture na halatang halata mo naman na inedit, di po ba ginagawa rin naman po natin yun. Pero sabi ko nga po mga kalda, may mga pagkakataon po, mapapaisip din kayo kung totoo nga po ba talaga o hindi. Pero sabi ko nga po sa inyo, wala na nga po kasing epekto yung ginagawa ng Armin. Lalo na po yung iba, kasi alam po nilang fake news na yun, tsaka fake video eh. Sabi ko nga po sa inyo, real talk to, matatalino na ngayon ang viewers, hindi mo na sila basta-basta kaya pang lokohin. Lalo na po kung ang pinapakita mo namang video, eh halatang inedit mo lang yung mga picture. Samantalang tayo, 101% mga kaldab, kitang-kita nyo naman po. Boses at mga tao po yan na nagko-komento at nagpapabate. Baka sabihin nyo, troll lang yan. Hindi po yan. Baka sabihin nyo, ikaw yan Mr. Destiny, hindi po yan. Hindi po tayo mahilig gumawa ng maraming troll. Real talk to mga kaldab, para lang po paboran ang channel natin. Ito ginagawa ko po eh talagang para lang po sa mga mamis, sa mga titas. Wala po akong troll. Real talk yan. Hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh consider na kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutan pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bawat video na i-upload ko. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig. Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to.